Ay, ang traffic, hindi na ho nalulutas. Ano ho, may mga tarantado raw dyan sa Las Piñas naman. Nirereklamo nila yung mga stoplight na pinaglalagay dyan. Pagka hindi ho gumagana ang stoplight at tsaka walang enforcer na nagta-traffic, wala hong traffic eh. Kaya nagkaka-traffic pala dyan, mga kaibigan, ay dahil po sa mga enforcer at saka yung mga stoplight na nilagay nila. Tanggalin na ninyo yan. Pinahihirapan lang ninyo mga motorista eh. Ang tagal ng panahon niyang tinatarantado ninyo eh. Pagkawalap, nakapatay yung mga mga signal light eh. Walang traffic ho eh, mga kaibigan eh. Pinahihinto kasi ng matagal kaya naiipon. Liliit pa naman ang karsada. Ngayon, dahil po dyan, alam nyo naman ang Metro Manila, ang dami na nangako dyan eh. Ito si Digong nyo eh. Ano raw, ang biyahe lang eh. Ilang 5 minutes. Mga kaibigan, hanggang Makati. Mula saan? Mula Cubao. Hanggang Makati. 5 minutes. kahit sa MRT, hindi kaya yung 5 minutes eh. Mga kaibigan eh, may nangyari ba? Nawala traffic nung pandemic. Lockdown eh. Bawal na sasakyan. Mga kaibigan, ngayon dahil po dyan, itong mga matatalino sa Senado, mga kaibigan, kailangan nating, at saka hindi lamang yan traffic ang problema. Ang problema natin, yung mga sasakyan na pampubliko, mga kaibigan. Di ba? Walang masakyan ng tao. Para kang makasakay, pipila kang antagal. Di ba? Ngayon, naisip nitong si Robin Hood o Robin No Good Padilla, mga kaibigan, meron siyang naisip na solusyon. Lintik itong mga taong. Ang trabaho lang talaga sa Senado, magsalita. Tayo rito, nagsasalita rin eh, mga kaibigan eh. Yun lang ang trabaho nila, sipin mo. Kailangan palakpakan mo sila, gastos nila, pera ng taong bayan, susweldo sila, kung ano-anong pagtatanghalang ginagawa sa Senado. Kung sa bagay, itong si Robin Padilla, kahit papano, nakakalamang siya ng mga isang paligo kumpara kay Lito Lapid. Si Lito Lapid talagang panisang laway niyan eh. Si Robin Padilla naman, yung daldal, nagagamit niya. Kaya lang, nonsense eh. At saka ang mga sinasabi, salita ng mga may depresya sa utak, mga kaibigan. Katulad nito, masama bang solusyonan ng traffic? Ha? Hindi masama, di ba? Kailangan natin solusyonan ang problema ng trapiko. Tama? Mali. alam nyo bakit? Ba't mali? Ito ang kanyang, ang kanyang proposal. Magtayo daw tayo ng cable cars. Para daw natin masolusyunan ang problema ng trapiko. Ha? Ito'y sinabi ni Robin No Good Padilla. Di ba kayo naaalibad ba rin sa mga pinagsasabi ninyo? Ha? Nakatulog ba kayo niya na alam nyo pinagtatawanan kayo? Ha? Alam nyo walang kabuluhan ang sinasabi ninyo? Yan ay nasabi niya pagkatapos daw na itong si Balot, Balot, si JB Ejercito ay nanawagan para sa improvement ng ating mga tren. May tren pa ba tayo, mga kaibigan? Ano ba yung tren na pinagmamalaki nyo? Ang tagal-tagal ng improvement niya, sinasabi ninyong yan. Dami ng nawaldas na pondo, wala naman eh. Mga kaibigan eh, kinukwento ko nga sa inyo eh. Yan 300 kilometers
na kwan, na distansya mula dito sa Metro Manila, papalabas ka. Eh, isang oras lang yan kung sasakay ka ng tren na ang gagamitin mong tren ay yung tren sa Europe, mga kaibigan. Ganun lang kabilis yan. Isang oras. Eh dito yung 257 kilometers, eh anim na oras sa sasakyan. Ha, mga kaibigan? Eh yung 200 kilometers, alam nyo ba ang pinakamabibilis na sasakyan sa Europe? Hindi sa Amerika. Sa Europe, pinakamabibilis. Ngayon, ano sabi ni ano ni Robin Nugood? Ngayon lang po, gusto ko lamang pong imungkahi, yan, minungkahi niya, sa ating mahal na senador, ehersito sa San Juan, meron pong isang nauuso din ngayon. Uso raw ito, mga kaibigan. Kung tawagin po nila ngayon ay ropeway. Ba ropeway, yan din yung cable car, mga kaibigan. Ito po yung paggamit ng cable, o di cable car nga. yan ang sabi niya. Nais ko rin po sana na imungkahi po sa inyo na ito po ay bagay din sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Metro Manila. Hindi kaya bumanggayan sa Skyway? Saan mo ilalagay yan? Mga kaibigan, di ba banggayan sa mga Skyway, sa building? Gano'ng kataas ba? Gano'ng kataas ba natin isasabit yan? Mga kaibigan, no? Hayop, sa dilang hayop ang ibinabayad natin. Ginagasta natin sa mga taong ito na magpapatawa lang. Gamitin daw ito sa Metro Manila dahil sa traffic. Ito po yung mga cable car. Mga kaibigan, oh. Saan bansa meron yan? Sabi mo na uso, saan bansa yan? Mga kaibigan, Sus Mariosep naman. Eh, ba't di mo pa isinama yung Paris wheel? At saka yung Chubibu yun eh, di ba? O yung one, yung roller coaster. Matataas din yun, mga kaibigan. Tsaka mabilis yun, ha? Roller coaster. O ngayon, dahil daw sa masama ang traffic, oh, yan daw eh, hindi tayo nakakapag-develop ng kinakailangang development sa ating bansa, ha? Dapat daw itong ganitong klase ng sistema ang makapag-resolba sa trapiko, ha? Palakasin natin ang railway. Is another way. Ito raw eh, isang paraan din, ha, para ma-address ito. So, ang railway sa kanya eh yung cable car. Eh, saan tayo mag-i-skiing yan? Sa ibang bansa, kaya may cable car para makatawid dun sa mga bundok, di ba? Diba, dalawang bundok, magkatapat. O tatawirin mo yan. Sa Switzerland, nakakita ko yan, yun. Kasi doon may skiing doon, di ba? Oh, pupunta ka doon sa lugar, sa bundok na merong skiing, ha? Mga yelo, pagka winter yun. Oh, saan pa? Ang alam ko, meron sila dyan sa Tagaytay eh. Ewan ko kung yan ay gumagana pa doon sa naibentang lupa ni, nabiling lupa ni Enrile, mga kaibigan, sa pamilya ni Butch Bellica. Pigyayabang ni Butch Bellica nung araw sa amin. Oh, alam ko mayroong ano diyan eh, yung cable car eh. Oh, tapos dadalhin mo yan sa Metro Manila, ano? Ibabangga mo sa Skyway tsaka sa mga flyover. Eh di disaster yan. Mga kaibigan, oh, Sus Mariosep Robin. Ah?
Eh, saan mo ba nahugot yan? Kay Panelo ba galing yan? Panukalang butas na yan? Ha? Si Kaper si Lapid bumabanat. Lapid Fire! Ang tao naman, hindi naman lahat kasamaan ng ginawa eh. Meron ding kabutihan eh. Di ba? Eh hindi nga lang itong sila Robby, nagpapasiklab pa lang ito. Di ba? Gusto lang nito patunayang may magagawa sila. Kaya lang ang pangit. Cable car, mga kaibigan. Cable car daw ang solusyon sa traffic. Oh, sana sinama mo Chubibo. Sa mo'y lalagay yan. Di ba? Ano eh, kung bumagsak yan. Saan mo ilalagay yan? Itatawid mo sa skyway ba yan? Ha? Oh, sa, tsaka sa mga kwan, flyover. Di binangga niya yung mga flyover. Hindi yan ang solusyon dyan. Ang solusyon dito, maglagay ka ng tram. Kung train ang pinag-uusapan. Yung tram, parang train na parang bus yun. Di ba? Yun yung nung araw, kung tawagin nyo ng matatanda, trambya. Meron niyang relays eh, sa gitna ng karsada. Ha? Na dati sa Claro Emerecto, meron yan. Makikita mo pa yung relays doon. O, hanggang ngayon, yung kahabaan ng Claro Emerecto na yan sa Divisoria, meron dyan trambya nung araw. O, parang trend din yun. Pero ngayon, sa Europe, makikita mo yan, parang siyang bus. Nasa gitna rin. Oh, mga kaibigan, sa gitna dumadaan. Eh kasi ang mga trambya ron, siguro mga dalawang bagon eh. Ang mga bus doon, dalawang bagon sa Europe. Dalawang bus na malalapad ah, at mahahaba. Tataka nga ako, lalaki ng bus, kukunti upuan. Oh, hindi uso ron yung upuan kasi malalapit lang ang biyahe noon, malalapit lang. Kaya kahit hindi ka maupo, ay kwan, hindi ka masyadong mangangawit. At saka doon eh, sa kwan, sa France, Barcelona, pag matanda ka, paupuin ka eh. Pag babae, pinauupo. Dito wala nang gumagawa ngayon nun. Mga kaibigan, doon pinapractice yun. Pag nakitang senior citizen ka, meron kasi doon yung bus, pagpasok mo, may upuan nyo na nakatiklop, pataas. Ha? Pagka puno yun, hindi mo pwedeng ibaba yun. Bababa mo lang yun pag maluwag yung bus para ka makaupo. Dalawa yun magkatabi sa bukana ng pintuan ng bus, yung sa gitna. Pagka matanda, yun pwede mong paupuin doon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayan merong nagtotroll. Reynaldo. Mga hindi naman totoong pangalan niya, mga litrato. Alam niyo yan, pag tumirada yung mga troll, minsan, isang tao lang yan eh. Ha? Isang tao lang, ay marami siyang fake account. So, gagawin yan, siya rin lahat yun. Kaya kung tumirada yan, sunod-sunod eh, iba-ibang pangalan eh. Isang tao lang gumagawa nun. Dahil ang mga kwan, mga troll, meron niyang mga 200 account, ha? Fake accounts yun. 100, ganyan. Oh, mga kaibigan, kaya nagagawa niya yun, minsan isa lang yung gumagawa niyan. Isang tao lang yan. Kinaka-copy-paste lang niya yung mga comments niya. Ha? Anong tawag mo rito? Naka-ready na yun eh. Yun yung ginagamit din nila sa iba't ibang kwan eh. Iba't ibang gusto nilang pasukin na social media platform. Yun din yung comment nila. Paulit-ulit lang yun eh. Ha? Iba-iba, pero paulit-ulit yun. Ha?
Nag-iiba-iba lang ng pangalan. Oh, mga kaibigan. Mga kaibigan, yung mga kababayan nating PhilAm na bumoboto sa Amerika, huwag niyong kalimutan ha, sa New York 10. Oh, ika-10 distrito ng New York. Ang pangalan ni Dan Goldman. Sino yan? Ba, ang lakas pala niyan. Akalain ninyo itong si Attorney Dan Goldman, yan yung ano, abogado sa impeachment ni labang kay President Trump, di ba? Ito pala ho ang heredero ng Levi's. Alam ninyo, tagapagmana ng Levi's. Eh alam ninyo, siya ay naglaan ng pondo para sa sarili niyang kampanya. Hindi siya aasa dun sa mga donasyon dahil ayaw niya na magkaroon siya ng utang na loob na babayaran kung siya'y mauupo na. Di ba maganda? Ha? Sarili niyang pera gagamitin niya. Dan Goldman, yan ang pangalan nung kakandidatong congressman na dating nagtatrabaho sa district attorney's office. At siya ang tumayong lawyer laban sa impeachment, laban kay dating President Donald Trump. Sa bayan ko ay isa ang inahin, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Pag-ibig ay tunay. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang gabi, Arnel Ignacio! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong